trainer and therapist. So, gagawin naman natin ngayon ay sa sideline niya, magagawa tayo ng mga stretching. So, first, ginagamit ko pa rin ang heating pad para yung mga muscle na pwede kong masahihin ay napapalambot. Ang pinaka, isa sa pinakamahirap buksan ay yung tagiliran. Kasama na rin dyan ang lock handles natin kasi hindi naman talaga tayo masyado nag-move sideways but usually forward. Kaya tight ang front muscles natin. So ito, tagiliran to, pinapress lang, pinocompress lang, and then may diagonal push din para mahiwalay yung mga muscles para ma-free up ang joint or kasukasuan. So may mga diagonal pushing ako. Kahit man in-explain ko sa inyo, syempre kailangan din ng karanasan sa pag-therapy at makabisado ang mga muscle, ang direction ng muscle, para tamang pag-execute at ma-prevent din ang injury sa tinitherapy natin. Right na, pinipress ko yung posterior deltoid niya para ma-free up din sa may shoulder blade area at sa rotator cuffs para kumaba din ang back horizontally. Next, gagawin naman natin ay yung chest muscles naman. Lahat ng past video natin patungkol sa upper body muna and back. So ito, tight ang chest niya. So gandahan natin siyang hilahin to open the pectoralis muscles. Pwede rin natin siyang samahan ng isa pang kamay to counter the rounded shoulders. Next, hilahin natin siya patalikod. Pwede habang pinupush ang hip area para lumuwag ang chest muscles. Pwede rin natin siya tingnan dito sa may tagiliran and may opposing force sa chest at dun sa torso para mag-loosen ang chest area. Pwede rin natin siyang i-circle at counter-circle at aligin at aligin and i-aligin natin. Siyempre, kailangan natin yung pantayin sa kabila. Kadalasan, pag may rounded shoulder, may tight din ang leeg. So, i-push natin dahan-dahan pataas sa hindi pababa ang occipital area or base of the neck or knee. At the same time, yung parietal, eh itong occipital, sobrang importante dyan kasi nandiyan yung vagus nerve. At the same time, yun yung patungkol sa balance natin, sa reflexes din natin, the action, pati pag-unok, dyan din yan. And then dito naman sa side, makakatulong na pagmaluwag yan, pati yung sense of feeling natin, pati nga rin sa mga mucus na didrain. Okay, next. Load ko lang, load charge ko siya. And of course, we'll do the same to the other side. Sige, dito ka naman, turn ka. Kulay natin yung ating mga bolster kung tawagin. Nakabati lang. So, makita niyo from another angle. Dito pa rin natin nilagay para lumabot ang likod. Unahin muna natin ang press dito sa rotator cuffs. Then may diagonal movement to. Pag pinupush. Pwede rin natin pero ng shoulders. Katulad na ginawa natin kanina from another angle. Imbis na face down siya or tinatawag na prone position. Pwede mag-circular movement aside from pushing or pwede i-alternate. Okay, then, hilahin natin to. Pwede natin i-pull yung isang arm while pushing the hips or even pushing the rib back. Ang mayayari nito, ma-open ang chest or pectoralis muscle. Pwede natin i-shake taas, pababa, paikot. And push. And lastly, for this part of the video ay yung occipital area or neck or head
ulo, lumuwag, ang leeg, pag-prevent ng sakit ng ulo kahit migraine pa yan, at pag-drain ng sipon or mga mucus or lymph ng katawan. Okay, until the next video.